Sagutin mo ako! Tama ko kayo, Nay. Ako si Black Rider. Paano niyo nalaman? Nung una, nakita ko yung mga sugat mo. Tapos yung helmet mo na kinamigilito. Magkarugtong ang mga pusod natin. Nanay mo ko. Iba ang kutob ng isang ina. Bakit nangyayari ito? Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ninalagay sa alanganin ng buhay mo? Para gumantinay. Para gantihan yung mga taong pumatay sa pamilya ko. Anong gagante? Hindi ba nahuli na lahat ng mga pumatay kina Bernice? Isang malaking kasinungalingan lang yun, Nay. Hindi ho sila. Kundi isang malaking sindikato ang pumatay sa pamilya ko. Ginamit ho nila yung kanilang mga pera, kapangyarihan nila, para mapawalang sala silang lahat. Ang ibig mo mang sabihin yung mga nahuling suspect, hindi sila ang totoong may sala? Nung ilang buwan ako nawala, Nay, hindi lang ako nag-isip-isip nun. Nagpalakas ho ako. Dahil ito po ang paraan para makalaban ng mga katulad natin mahihirap sa mga katulad nila. Kaya sinumpa ako sa libingan ng asawa ko na uubusin ko ang buong sindikatong to at lahat ng mga koneksyon nila. Nagpalakas ho ako. Dahil ito po ang paraan para makalaban ng mga katulad natin mahihirap sa mga katulad nila. Kaya sinumpa ako sa libingan ng asawa ko na uubusin ko ang buong sindikatong to at lahat ng mga koneksyon nila. Anak, sandali. Hindi mo ba naisip na baka ikaw naman ang patayin nila? Sa tingin mo ba gusto to ni Bernice? Sa tingin mo ba magugustuhan niya na ginagawa mo to? Anak, baka mo nilalagay sa panganib ang buhay mo? Ano gusto yung gawin ko, Nay? Tingin mo may hustisya sa mga katulad natin mahihirap? Hustisya? Kapalit ng ano? Kapalit ang buhay mo? Anak, paano naman ako? Paano naman ako na wala na ang tatay mo? Si Bernice? Si Andrea, pati yung apo ko sa sinapupunan ng asawa mo, hindi ko nakakayanin na pati ikaw mo wala sa akin. Anak, anak, ikaw na lang ang meron ako. Nay, alam ko kung delikado to. Pero hindi ko kayang mabuhay na wala akong ginawa para sa mag-ina ko.